Mga ka-business baka, samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos, ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So, sa pamamagitan ng pagbablog, awa na Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong part 5 ng panliligaw nito si Kuya Bong kay Kayla. At naganap nga po ito dito sa Ka-Business House. Dito guys sa part na ito ay mas lalo nating nakikilala ang pagkatao nitong si Kayla. Kung ano nga ba talaga siyang klaseng babae. Doon sa nauna kong reaction video patungkol nga dito sa panliligaw ni Kuya Bong dito kay Kayla, ay nabanggit ko na na itong si Kayla ay nakitaan natin ng pagiging dalagang Pilipina. At dito sa part 5 ngang ito guys, ay mas ipinakita dito ni Kayla kay Kuya Bong, at hindi lang kay Kuya Bong kundi sa ating lahat, yung totoong pagiging dalagang Pilipina niya. Una dito guys ay nagpasalamat itong si Kayla sa ibinigay nito si Kuya Bong na flowers nung una siyang niligawan nito si Kuya Bong. At nagpasalamat din siya dito kay Kuya Bong sa pagpunta nito doon sa kanilang bahay at sa pangaharana sa kanya ni Kuya Bong. Kumbaga dito ay ipinapakita nitong si Kayla kay Kuya Bong na na-appreciate niya yung ginawang panliligaw sa kanya ni Kuya Bong nung araw na yon. At matapos nga po magpasalamat nito si Kayla doon sa ginawa ni Kuya Bong na pagbibigay nga ng bulaklak at pagpunta sa bahay nila, ay pinuri naman nitong si Kuya Bong ang angking kagandahan nitong si Kayla. Kaya lang, may biglang diga dito si Kuya Bong na kung kailan nga daw siya sasagutin itong si Kayla. At ang sagot nga dito ni Kayla ay mag-intay-intay ka lang. At nagsabi dito si Kuya Bong na naiinip na siya. Pero ang sagot sa kanya ni Kayla ay ganyan talaga ang manliligaw. Dahil kung masugid ka anyang manliligaw, ay kaya mong antayin yung desisyon ng iyong nililigawan. Yan yung sinabi ni Kayla kay Kuya Bong. Pero ang sabi dito ni Kuya Bong ay antagal eh. Kumbaga naiinip ito si Kuya Bong eh. Dahil alam naman natin na ito si Kuya Bong ay talaga mainipin ito. Kumbaga ito yung tipo ng tao na ayaw nag-aantay. Kaya dito natin malalaman kung talaga bang totoo o seryoso itong si Kuya Bong dito sa ginagawa niyang panliligaw dito kay Kayla. Dahil nakikinikinita natin na talagang mapapalaban dito si Kuya Bong. Talagang masusubukan dito ang tiyaga nitong si Kuya Bong sa gagawin niyang panliligaw. Dito natin malalaman kung yung bang ugali ni Kuya Bong
na pagiging mainipin ay kaya niyang i-adjust at kaya niyang antayin ang desisyon nitong si Kayla kung kailan siya sasagutin. Dahil kung talagang mahal mo yung isang tao, ay talagang magtsatsaga ka. Gagawin mo ang lahat para makamit mo lang ang pag-ibig nito para sa'yo. Kaya kung talaga mahal nito si Kuya Bong, itong si Kayla, kung talaga malinis ang hangarin niya dito, sa panliligaw niya dito, ay gagawin niya ang lahat. Tulad nga nung sinabi niya, na handa niyang gawin ang lahat para dito kay Kayla. At sinabihan nga dito ni Kayla itong si Kuya Bong, na isang beses ka pa lang naman naliligaw eh. Kaya dapat intindihin mo yung side ko. Kumbaga, ang gusto dito ni Kayla ay yung unawain siya nitong si Kuya Bong kung ano ba yung kanyang desisyon. Kung kailan nga ba niya sasagutin itong si Kuya Bong. Kaya lang inaalala dito ni Kuya Bong ay baka nga daw abutin pa ng isang taon. Pero ang sabi naman ni Kayla ay baka naman hindi umabot sa ganun katagal. Lalo na nga daw kung makikita niya na tapat at malinis ang hangarin sa kanya nitong si Kuya Bong. Kumbaga naniniguro dito si Kayla eh, bago niya sagutin ito si Kuya Bong. Siguro dahil na rin doon sa kanyang mga naunang karanasan. Doon niya sa dalawa niyang nakaraang pag-ibig na walang idinulot sa kanya kundi sakit ng kalooban. Kaya sa pagkakataong ito ay sobra siyang naniniguro dito sa ginagawang panliligaw sa kanya nito si Kuya Bong bago nga niya ito sagutin. Gusto niya munang makasiguro kung talagang tapat at malinis ang hangarin sa kanya ni Kuya Bong. Kaya lang, ang isa sa ipinangangamba dito ni Kuya Bong ay baka daw siya'y maunahan pa ng iba. Pero ang sabi naman dito ni Kayla ay hindi na naman daw siya magpapaligaw sa iba eh, pag may naliligaw na sa kanya. At dito ay ipinahiwatig din itong si Kayla kay Kuya Bong na hindi naman magpapaligaw ang isang babae kung wala din itong gusto dun sa manliligaw niya. Kumbaga, ito ay isang direktang pagpapahiwatig nitong si Kayla na may gusto din siya dito kay Kuya Bong. Kaya lang ay ayaw nga muna niyang sagutin ito si Kuya Bong dahil gusto muna niya itong makilala ng lubusan. Kaya ang sabi dito ni Kuya Bong ay mag-aantay na lang siya. At ang sabi ni Kayla ay dapat lang. Alam nyo guys, dito sa part na ito ay napakagaganda ng mga sinabi nitong si Kayla dito kay Kuya Bong. Kumbaga ay pinarealize dito ni Kayla kay Kuya Bong na hindi ganun dapat minamadali ang panliligaw. Na dapat ay kinikilala nyo muna ang dalawa ang isa't isa bago kayo pumasok sa isang relasyon. Ika nga ni Kayla kay Kuya Bong ay dapat inirerespeto mo din kung ano yung desisyon ng iyong nililigawan. At dagdag pa nga nitong si Kayla na kung gusto mong sagutin ka na nililigawan mo ay magpakababan loob ka. Kumbaga ipinapahiwatig dito ni Kayla dito kay Kuya Bong na kung talagang seryoso ang panliligaw sa kanya ni Kuya Bong at kung talagang gusto ni Kuya Bong na makamit yung kanya matamis na oo, ay dapat ay maging pasensyoso itong si Kuya Bong, na dapat ay maging matyaga itong si Kuya Bong sa gagawing panliligaw sa kanya. At sinabihan din dito ni Kayla itong si Kuya Bong na nakakay Kuya Bong daw naman kung itutuloy pa nitong si Kuya Bong yung panliligaw sa kanya. At pwede daw namang itigil na ni Kuya Bong ang panliligaw sa kanya kung hindi kaya ni Kuya Bong yung mga demand niya o yung mga gusto niyang mangyari. Alam nyo guys, dito sa sinabing ito ni Kayla ay pinapahiwatig lang niya o ipinakikita lang niya na hindi siya ganun kadisperada na maging karelasyon ito si Kuya Bong. Dahil para sa kanya, kung hindi masusunod ni Kuya Bong yung kanyang kondisyon, ay handa siya na baste din itong si Kuya Bong. At wala siyang pakialam kung itigil ni Kuya Bong ang panliligaw sa kanya kung hindi kaya ni Kuya Bong ang mga kondisyones niya.
At ang sagot naman dito ni Kuya Bong ay itutuloy niya. Kumbaga itutuloy niya yung panliligaw niya dito kay Kayla. Sa kabila nga ng maraming kondisyon at tila maraming pagsubok na kailangan pagdaanan ito si Kuya Bong bago siya sagutin nito si Kayla. Alam niyo guys, sabi ko nga, ay dito natin masusubukan ito si Kuya Bong. Kung gaano nga ba siya kadeterminado doon sa ginagawa niyang panliligaw dito kay Kayla. Kasi kung doon sa dalawa niyang naging girlfriend ay hindi siya nahirapan, ay mukhang dito kay Kayla ay talagang mahihirapan muna ito si Kuya Bong. Kumbaga, masusubukan muna ang pasensya dito ni Kuya Bong bago niya makamit ang matamis na oo nitong si Kayla. Dahil dito ay kahit ipinapahiwatig na nitong si Kayla na may malaking pag-asa itong si Kuya Bong na sagutin niya, ay may mga pagsubok muna siya na gusto niyang pagdaanan nitong si Kuya Bong bago nga niya ito sagutin. Kumbaga, para kay Kuya Bong ay bago ito sa karanasan niya sa panliligaw. Dahil doon sa dalawa niyang naging ex-girlfriend na kilala naman natin kung sino ito, ay dito sa dalawang ito ay madali lang niya itong nakuha. Kumbaga, wala siyang kahirap-hirap dito para makuha niya ang pag-ibig ng dalawang ito. Ngayong isa pa nga ay alam natin na itong si Kuya Bong ang niligawan. Pero dito kay Kayla ay kinakailangan muna nga daw nitong si Kuya Bong na dumaan sa mga pagsubok. Kumbaga, gusto nga muna daw niyang makilala na lubusan ito si Kuya Bong. Hindi yung tipong kilala lang niya sa pangalan, kundi ang gusto niyang makilala dito kay Kuya Bong ay yung buong pagkataon nito. Gusto niyang kilatisin muna ang buong pagkataon ni Kuya Bong. At dito nga ay muling nagbigay ng kondisyon itong si Kayla na itong si Kuya Bong ay kailangan dumaan muna doon sa klase ng panliligaw na kinaugalian sa probinsya. Yung ba tipong maninilbihan itong si Kuya Bong sa kanila? Kung kaya ba ni Kuya Bong talaga maglaba, mag-igib ng tubig, at magsibak ng kahoy? Itong ganito kasing tradisyon ng panliligaw guys ay sa probinsya natin nakikita. Na hindi ko nga alam kung may mga ganito pang nangyayari sa probinsya ngayon. Pero nung kasi sa amin sa probinsya ay may mga pailan-ilan pa na ganitong pangyayari. Na yung manliligaw ay kailangan munang manilbihan sa kanyang nililigawan bago ito sagutin ng kanyang nililigawan. At ito yung gustong mangyari ni Kayla. At sabi nga ni Kayla, pag nagawa mo na yung pagsubok kong yun, ay doon pa lang siya magdidesisyon kung sasagutin ba niya itong si Kuya Bong o hindi. Kumbaga, hindi pa rin nakakasigurado itong si Kuya Bong kung talaga bang sasagutin siya nito si Kayla. Kaya malinaw lang na magiging depende pa rin sa magiging performance nitong si Kuya Bong ang magiging kasagutan nitong si Kayla. Pero sabi naman ni Kayla, pag nakita niya na determinado talaga itong si Kuya Bong, na malinis talaga ang hangarin nitong si Kuya Bong sa panliligaw sa kanya, ay sasagutin niya ito. Dahil may pahiwatig na rin naman siya dito na may gusto nga rin siya dito kay Kuya Bong. Ayaw lang talaga niya na magpadalos-dalos ng desisyon. Gusto niya, bago sila pumasok sa isang relasyon, ay yung talagang klaro lahat para sa kanya. Yung tipong wala siyang pagsisisihan na naging desisyon niya para sagutin nito si Kuya Bong. Kaya sabi ko nga, doon sa mga nagko-comment na itong si Kayla ay baliw, marami kasi ang nagko-comment ng ganyan eh. Ay ito po yung klase ng utak na mayroon, yung sinasabihan nyo na baliw.
Ngayon ang tanong ko sa inyo, ito bang ganitong paninindigan ni Kayla sa kanyang manliligaw? Ay ginawa nyo din sa mga manliligaw nyo? Nung panahon ba na nililigawan din kayo ng mga naging jowa nyo, ng mga naging asawa nyo? Ay may ganyan din kayong paninindigan? O baka mas masasabi natin na mas matino pa kisa sa'yo yung tinatawag mong baliw? Dahil itong tinatawag mong baliw ay ito yung ipinakikitang ugali, na siya yung tipo ng babae na hindi basta-basta na lang, na hindi basta-basta na lang sasagutin yung kanyang manliligaw kahit gusto niya ito. Hindi niya basta ito sinasagot. At ang ginagawa niya ay kinikilala niya muna ng mabuti ang buong pagkatao nito bago nga siya magdesisyon na makipagrelasyon dito. So tingin niyo ba kung talagang baliw itong si Kayla? Ay maiisip niya yung mga ganyang bagay, na maaari nga yung mga nagsasabi dito kay Kayla na baliw ay baka hindi niyo nga naisip yan eh noong panahong nililigawan kayo. At ang pagkakaalam ko nga eh, yung isa sa nag-comment na baliw daw itong si Kayla, tutukuyin ko na kung sino. Yung BFF nitong ex-girlfriend nito si Kuya Bong, itong nagmamagandang ex-girlfriend ni Kuya Bong, nag-comment din kasi siya dun eh, na yung isang baliw daw ay ipinartner sa isa pang baliw o sa isang may mental illness. Pero inihayag niya din doon sa kanyang YouTube channel na silang dalawa ng kanyang asawa ay hiwalay na, at ipinakulong nga daw niya ang kanyang asawa. Kumbaga, sinagot niya yung kanyang asawa, naging sila nung kanyang asawa nang hindi niya ito kinikilala. Dahil nung mag-asawa na sila, ay doon pa lang niya kinilala ang kanyang naging asawa. At nung malaman niya na may kakaiba pala itong pagkatao, ay doon siya nakipaghiwalay. At ipinakulong pa nga niya yung kanyang asawa. O diba? Ngayon ang tanong ko sa'yo, nung naliligaw pa lang ba sa'yo yung asawa mong yan, ay ginawa mo din itong ginagawa ngayon ni Kayla kay Kuya Bong na pagkilatis bago niya ito sagutin? Malamang hindi. Diba? Malamang sinagot mo na agad ng ura-urada itong iyong naging asawa na ito. Kaya nga hindi mo nalaman eh kung ano yung sikreto ng pagkatao niya. Alam mo, sa totoo lang, itong sinasabihan mong baliw ay eto, mas matino pa sa iyong mag-isip. Kaya ngayon, sino lumalabas na baliw? Si Kayla ba? O ikaw? Alam mo, sa tuwing maaalala ko yung ikinoment mong yon, nanggigigil ako eh. Dahil ang feeling mo sa sarili mo ay napakatalino mong tao, na si Kayla at si Kuya Bong ay ganun-ganun mo lang mahusgahan. Pero yung sarili mo, hindi mo makita kung ano yung pagkukulang. Ika nga, bago ka sana manghusga ng ibang tao, ay tingnan mo muna yung sarili mo. Dahil baka mas marungis ka pa kaysa dun sa taong hinuhusgahan mo. O baka sabihin mo na naman na sinisiraan kita. Sinagot ko lang yung comment mo. At itong mga sinabi kong ito dito sa reaction ko patungkol sa'yo ay hindi paninira yan. Dahil yung impormasyon na yan ay inilabas mo dito sa sagot mo kay Kamix Vlog. At kung nabanggit ko man yan dito sa reaction video ko, ay hindi yan paninira, kundi gusto ko lang iparealize sa'yo na itong hinuhusgahan mong tao na sinasabi mong baliw ay sa tingin ko ay mas matinupang mag-isip
kaysa sa'yo. Kaya may ipapayo ko lang sa'yo, ay bago ka manghusga ng tao, ay manalmin ka muna. At doon mo tanungin ang iyong sarili kung malinis ka nga ba. O baka yung hinuhusgahan mo ay mas malinis pa kaysa sa'yo. Kaya bago ka manghusga, ay suriin mo muna yung pagkatao mo. Dahil baka mas bulok pa yan kaysa sa pagkatao ng hinuhusgahan mo. Kaya doon sa mga nagko-comment dyan, na kesyo nakaawa daw sila dito kay Kayla at kay Kuya Bong, dahil ipinagpa-partner nga ay pareho nga daw may diferensya sa pag-iisip, ay tingnan nyo muna siguro yung mga sarili-sarili nyo. Dahil baka itong dalwa na ito, na sinasabihan nyo may diferensya sa pag-iisip, ay baka mas matino pa na mag-isip kaysa sa inyo. Kaya pakiusap ko po, na huwag po natin silang pangunahan. Huwag po natin silang husgahan. Dahil hindi po natin alam kung ano yung kaya nilang patunayan. Katulad na nga lang halimbawa nang ipinapakitang ito sa atin ngayon ni Kayla, na bagamat may pinagdadaanan siyang depresyon ngayon, ay hindi ito nagiging sagabal para makapag-isip siya ng tama bago nga siya pumasok sa isang relasyon na iniaalok nito si Kuya Bong. Kaya huwag po nating iminus ang pagkatao nito si Kayla nang dahil lang sa kanyang pinagdadaanan ng depresyon. Alalahanin po natin na bago na sadlak sa ganyang sitwasyon nito si Kayla, ay matino ang kaisipan nito. At hindi malayo na bumalik ang dating niyang katinoan. Lalo na nga tuloy-tuloy naman siyang ipinapagamot nito sila Papa Dins. At sabi ko nga, ayan, naging dahilan ng kanyang depresyon ay yung pagkabigo niya sa kanyang pag-ibig. Kaya malamang ang pwedeng maging gamot dito sa kanyang depresyong ito ay ito, itong tapat na pag-ibig nitong si Kuya Bong. Kaya sana doon sa mga kumokontra sa love team ng Klabong, ay obserbahan na lang muna po natin kung ano nga ba yung gagawin ni Kuya Bong dito. Kung talaga bang tapat itong si Kuya Bong sa ginagawa niyang panliligaw dito kay Kayla. Huwag muna po natin silang husgahan. Huwag muna po nating sagkaan itong si Kuya Bong at itong si Kayla. Hayaan lang muna po natin siya. At dito naman ay makikita natin kung talaga bang tapat itong si Kuya Bong sa ginagawa niyang panliligaw kay Kayla. Dahil alam nga natin na ito si Kuya Bong ay isang taong mainipin. Kung talagang wala siyang balak o wala siyang hangaring maganda dito kay Kayla, hindi niya itutuloy ang panliligaw na yan. Lalo na nga't ang gusto nitong si Kayla ay kilalanin muna niya ng maayos, unang mabuti ang pagkataon nito si Kuya Bong. Ibig sabihin, ay marami pang pagdadaanan na pagsubok itong si Kuya Bong bago niya makamit ang matamis na oo nito si Kayla. At sa isang taong katulad ni Kuya Bong na sobrang mainipin, ay napakalaking challenge nito. At kung talagang hindi niya mahal at hindi malinis ang intensyon niya dito kay Kayla, ay sigurado na hindi niya kakayanin itong challenge na ito ni Kayla. Kaya abangan natin guys ang mga susunod na episode ng teleserye ng panliligaw na ito ni Kuya Bong dito kay Kayla. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga upload video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikong Channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout
Itong sila ma'am ni Risa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At patuloy po akong nagpapasalamat sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. At doon nga po sa lagi nyo pong pagpapadala ng blessing para sa akin. Maraming salamat po ma'am. At shout out din dito kay Ma'am MK Inday Okray. At syempre ganun din sa aking mga kasamahang reactor na sila Ma'am Flurs Channel, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kamix Vlog, Taong Gala, Kalingap Tura, at kay Katangay PLC. Shout out po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabusiness official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabusiness?